ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nang magising na si General Oligario, nakita ni Greco na nagkamalay na si General Oligario. At dali-dali siyang tumakbo papunta kanila Cardo para sabihin nagising na si General Oligario. At dito ay nagulat silang lahat habang nagpupulong sila. At ang sabi ni Lolo Delfin, "Dito lang kayo ako napupunta." Nang pinuntahan na nga ni Lolo Delfin si General Oligario, at ngumiti silang lahat nang malaman nila nagising na. At nang pinuntahan na ni Lolo Delfin at ni Greco si General Oligario, ang sabi ni Lolo Delfin, "Diana, salamat sa Diyos nagkamalay ka na. Pinag-alala mo kami, kamusta pakiramdam mo?" Ang sabi naman ni General Oligario, "Masakit pa ang katawan ko, General. Roxan, si Major Basco, si Cardo, kamusta mga kasamahan natin?" Ang sabi naman ni Lolo Delfin, "Sila Guzman ay maayos na. Si Major Basco wala pa rin malay. Si Major Opeña ayan siya." At tinignan ni General Oligario si Major Opeña. At pilit na tumayo ito para gisingin si Major Opeña. Kaya hinawakan niya ang kamay ni Major Opeña at sinabi niya, "Roxan, Roxan gising ka, Roxan, Roxan gising, gising Roxan." At dito ay nagising na nga si Major Opeña. At ang sabi ni General Oligario, "Salamat sa Diyos." At lumabas na nga sila ng kwarto. At ang sabi ni James, "General Oligario, Major Opeña, mabuti nagising na kayo." Ang sabi naman ni General Oligario, "Hindi pa rin tayo pinapabayaan ng Diyos." Ang sabi naman ni Lolo Delfin, "Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kahit anong laban o pagsubok ang dumaan sa atin, kasama natin siya at sigurado ako na kasama natin siya hanggang sa huling laban natin." Nang magising naman si Major Basco, ay nakita naman ni Soriano na gumagalaw na si Major Basco na hinahanap niya si Roxan. At nang nilapitan ni Soriano si Major Basco, ang sabi ni Major Basco, "Kamusta si Roxan?" Ang sabi naman ni Soriano, "Major, wag ho kayong mag-alala, ligtas siya pati si General Oligario." Ang sabi naman ni Major Basco, "Nasan siya?" At ang sabi ni Soriano, "Nasa kabilang kwarto." At pilit din gustong tumayo ni Major Basco para makita si Roxan. At dito ay inalalayan siya ni Soriano palabas kanila Cardo. Tinanong naman ni Cardo kung kamusta na ang pakiramdam nila. Ang sabi naman ni General Oligario, "Mabigat pa rin pero kaya na natin, Cardo. Masaya akong makita kung ligtas tayong lahat." At lumabas na nga sila Major Basco at Soriano. At dito ay niyakap ni Major Opeña si Major Basco. At ang sabi ni Major Opeña kay Major Basco, "Mabuti naman gising ka na." Ang sabi naman ni Major Basco, "Oo." At ang sabi naman ni Lolo Delfin, "Kaya ng sinabi ko, hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Siya ang nagpapagaling sa ating lahat." Subalit ang sabi naman ni Major Basco, "Cardo, anong plano?" Tinanong naman ni Lily kay Augustos kung nakita niya ba si Mariano. Ang sabi naman ni Augustos, "Hindi po, madam, umalis siya agad pagkatapos mag-file ng COC. Ang sabi naman ni Lily, "Ikaw, Cassandra." Ang sabi naman ni Cassandra, "Tinakasan niya din ako, tita. Pumunta naman tayo kay Mariano at Ellen." Nang makita ni Mariano si Ellen ay biglang hinila niya si Ellen at sinabi niya kay Ellen, "Nanana, diya ka ba, ha? Ano bang gusto mong palabasin? Babalikan mo ba si Arturo, ha? Kitang kita ko magkausap kayong dalawa." Ang sabi naman ni Ellen, ano naman ngayon kung kausapin ko si Arturo? Ikaw nga ito, matagal nang namamangka sa dalawang ilog May Cassandra ka na at ako pa. Hindi na pwede yun." At kinapitan ni Mariano ang braso ni Ellen at sinabi niya, "Hindi mo ako pwedeng iwan dahil akin ka lang." Ang sabi naman ni Ellen, si Cassandra." Ang sabi naman ni Mariano, "Akin din siya, akin kayong dalawa." Ang sabi naman ni Ellen, "Sira na ang ulo mo, Mariano." At itinulak ni Ellen si Mariano ngunit pinigilan siya ni Mariano. At pinagsasampal ni Mariano si Ellen. Habang sabunot-sabunot niya si Ellen, ang sabi ni Ellen, "Bitawan mo ako, sige, saktan mo ako kung ayaw mong mawala ang anak natin." Nagulat si Mariano at binitawan agad niya si Ellen. At ang sabi niya, "Buntis ka, pasensya, hindi ko sinasadya, pasensya na, ayoko lang na may lalaking umaaligid sa'yo lalo na si Arturo."
Ngunit ang sabi ni Ellen, "Bitawan mo ako, hayop ka," at umalis na si Ellen. Si Mariano naman ay nag-iisip at ang sabi ng isip niya, "Paano kung buntis nga si my loves ko? Papano baby namin? Hindi ko naman sinasadyang saktan siya. Siya naman kasi eh bakit kailangan niyang kausapin si Arturo eh sakin naman siya. Siyempre magseselos ako, tingin niya sakin manhid. Sana mapatawad ako ng my loves ko. Pumalik naman tayo kanila Lily." Ang sabi naman ni Lily, "Wala na sa wisyo ang asong yun hindi na natuto. Mas mabuti pang di hamak na aso na tuturuan." Subalit ang sabi ni Cassandra, "Huwag kang mag-alala tita, sasabihan ko siya agad kapag nakita ko agad siya." Ang sabi naman ni Lily, "Sabihin mo din sa kanya Cassandra na tumano na ang pag-iisip niya. Hindi pumapasok sa kokote niya na umpisa pa lang ng laban. Hanggang umaaligid ang mga kalaban ko sa opisina ng presidente. Hindi ako pwedeng makakampante. Agustos, nandun ba yung dalawang ugok sa opisina ni Oscar?" Ang sabi naman ni Agustos, "Nandun nga po sila madam." At agad naman niyang pinuntahan sina Renato at Arturo. Nang biglang pumasok si Lily. Ang sabi ni Lily kanila Renato at Arturo, "Oh, ano pang ginagawa niyo dito?" At bumulong si Renato kay Arturo at sinabi niya, "Sinasabi ko na ba e tingnan mo, nakarinig ng tuko kahit sa malayo." Ang sabi naman ni Arturo, "Nagtataka nga ako eh." Ang sabi naman ni Lily, "Hindi ba nag-file tayo ng COC, resigned na kayo? Dapat wala na kayo dito, pwede na kayong umalis." Ngunit ang sabi ni Arturo, "Madam, masyado ka naman nagmamadali." Ang sabi naman ni Lily, "Hindi ako nagmamadali Art, judge ka, alam mo ang batas. Kung sa bagay inaasahan ko naman na hindi kayo aalis. Dahil makakapal, unang ginang ang kinakalaban ninyo. Para kayong mga linta na ayaw umalis dito sa palasyo." Ang sabi naman ni Renato, "Daily bago ka mag-reinahan dito sa palasyo. Bago mo isipin na patatansikin kami dito. Gusto ko lang malaman ano kay sasabihin ng presidente. Ano kaya ang matalinong opinyon ng presidente? Pero asan kaya ang presidente?" Ang sabi naman ni Arturo, "Nasan nga ba ang presidente Renato? Nasan nga ba?" Ang sabi naman ni Lily, "Alam nyo naman na peking presidente si Mariano. Isang puppet na kumikilos lang kapag may gumagalaw. At sa ngayon, ako yung nagpapagalaw sa kanya. Pwedeng-pwede kong sabihin sa kanya na paalisan niya kayo." Ang sabi naman ni Renato, "Pag-isipan mong mabuti yan Lily. Bago mo gawin na patalsikan kami dito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sisiguraduhin ko malalaman ng publiko na peke si Mariano. At hindi siya ang pinakamamahal nila na si Hidalgo." Ngunit ang sabi naman ni Lily, "Gawin mo. Damay-damay na tayo. Ibubuko ko rin na kaya ka naabsuelto ng mga kaso mo dahil sa peking presidente na ibinigay mo. At pati na ang droga na ibinibigay mo sa tunay na presidente. Gusto mong malaman ng mga taong bayan yun Renato." Ang sabi naman ni Arturo, "Di ka rin naman malinis madam eh. Gusto mo din bang malaman ng publiko na isa kang bad woman bago ka naging first lady? Gusto mong kumalat yun?" Ang sabi naman ni Lily, "Huwag mo akong simulan Arturo. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila na puro illegal ang negosyo ng pamilya mo? At pati ang pagiging judge mo negosyo mo na rin. O ano, labasan ng baho, ungkata ng nakaraan." Ngunit ang sabi ni Renato, "Kaya mo Lily, sige, hamonin mo kami. Maglabasan tayo ng baho, tignan natin kung sino sa atin ang mananalo. Pare-pareho tayong matatalo pag ginawa mo yan." Ang sabi naman ni Lily, "Babagsak kayo, walang uupo sa pwesto." Ang sabi naman ni Renato, "Hayaan natin ang publiko ang magdesisyon yan. At ngayon, habang hindi pa nagkakaalaman kung sino talaga ang uupo, ayusin mo ang sarili mo Lily. Mag-isip ka ng mabuti, magkasundo tayo demonyo sa demonyo." Ang sabi naman ni Lily, "Anong punto mo?" Ang sabi naman ni Renato, "Huwag mo kaming pakialaman at hindi ka namin pakikialaman. Dahil pag pinatansik mo kami dito ay pare-pareho tayong sakangkungan pupulutin." Ang sabi naman ni Lily, "Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo sa akin Renato na pinagtabuyan mo ako dito mismo sa opisina na ito. Hintayin mo ang pagbalik ko." Subalit ang sabi ni Arturo, "Hindi mangyayari ang sinasabi mo pagbabalik mo madam. Tulad ng sinabi ni Renato, pag bumagsak kami kakalawitin ka namin pababa. O anong mangyayari, walang makakalabas sa atin na buhay dito. Wala ni isa sa atin makikinabang. Kaya mas maganda siguro makipagkasundo ka na lang sa amin. Anyway, wala ka naman ibang magagawa eh diba?
Ang sabi naman ni Renato, gusto mong magkasundo tayo Lily. Iutos mo sa peking presidente na sabihin niya sa publiko, na mananatili kami dito sa palasyo. Dahil pag hindi niya ginawa yun alam mo na kung ano ang mangyayari. Alam mo kung anong mangyayari sa'yo sa akin sa ating lahat. Sa inyong palagay ito na ba ang kanilang panimula ng pagsubok na haharapin nila? Well, yan yung pakaaabangan natin sa susunod na kabanata dito sa FPJs ang Probinsyano, kaya huwag niyo po kalimutan mag-like, share, subscribe and click niyo na din po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga videos. Maraming salamat po!